Bakit kailangan ng mga puting engkanto? Marahil nakikita nyo sa channel kong ito ay palagi ako nagbabanggit nga sa mga puting engkanto. Sa engkanto in general pero lalo na yung mga puting engkanto kasi sila naman yung nasa kabutihan na side. Yung mga intim na engkanto kasi sila yung mga loko-loko, di ba? So bakit kailangan natin talaga banggitin ang mga puting engkanto? Ang mga puting engkanto kasi sila yung mga naggagabay sa atin behind the scenes na sumunod sa mga anghel na mas malapit sa atin at kumbaga mas malapit yung enerhiya nila, hindi masyadong malayo or hindi masyadong mataas kumpara sa mga anghel. Gaya ng sinasabi ko, kung merong organizational hierarchy, ay merong tao, tapos sumunod yung mga engkanto, tapos sunod yung mga anghel at mga santos, tapos nandyan na ang Panginoon. Kung ilalagay natin or ilalapat natin dito sa mundo ng tao, yung mga engkanto, yung mga barangay captain o di kaya mga konsehal at mga mayor, tapos mga senator at mga congressman naman yung mga anghel, tapos mga board of directors nga yung mga santo, at syempre ang presidente ang Diyos. Parang ganyan lang ang sinasabi ko na spiritual organization sa iba-ibang mga mundo mula dito sa mundo ng tao papunta sa kabilang mundo at papunta sa langit. Kailangan natin ng mga puting engkanto kasi sila yung mga naggagabay sa atin na mas malapit ang enerhiya sa atin para hindi tayo masaktan. Bihira lang naman talaga yung mga anghel na bumaba dito para turuan talaga yung mga tao. Kasi ang pinaka-match lang talaga para sa atin yung mga enerhiya ng mga puting engkanto kasi yan talaga ang mga papel nila. At sila yung mga hawak sa iba-ibang lugar sa kalikasan. Ang mga anghel kasi ay nasa langit tapos iba ang trabaho nila kumpara sa mga puting engkanto na tagapangasiwa nga sa mga iba-ibang lugar dito sa kalikasan din bukod pa doon sa nagagabay sa atin. Behind the scenes, sila yung akala ng mga tao na anghel na nagtutulong nga sa mga tao na magsunod sa landas ng kabanalan. So hindi lang alam ng tao na engkanto pala yung kasama nila at hindi anghel. Ang mga engkanto kasi, mga puting engkanto at anghel ay pwedeng iba-ibahin nila ang itsura nila kaya hindi alam ng tao kung ano ba talaga yung mga nakakasama nila. Isipin lang nila na angel yan pero yung pala mga puting engkanto kasi maliwanag din sila at maganda, gwapo at lahat ng mga kagandahan na pwede nating maisip sa isang nilalang ay nasa kanila din. Mas malapit nga kasi sila sa Diyos kesa sa atin. Hindi lang talaga masyado na-understand ng mga tao kung ano nga ba ang mga engkanto kasi ngayon pa lang sila mas nagpapakilala ulit sa tao at ako nga ang binigyan ng ganitong klaseng sugo para magpakilala sa kanila. Kaya nga tinuturo ko sa mga tao ang kaugnayan ng mga puting engkanto sa tao para maliwanagan tayo sa kung gaano sila kahalaga sa atin. Katulad lang din na kung meron tayong mensahe para sa presidente ay pwede nga tayong dumaan sa mga konsehal, sa barangay captain, sa mayor, or sino nga ba ang naka-assign doon sa gusto nating ipadala doon sa presidente. Depende nga sa kung ano ang concern or issue natin ay merong tamang department para dyan. Ang mga tao kadalasan kasi ay nagtuturo lang halimbawa yung mga pastor, mga pare o mga iba-ibang mga religions ay alam lang nila yung direkta talaga sa Diyos pero hindi nila alam kung saan dumadaan nga yung mga mensahe nila. Kaya nga kami nagtuturo ng ganito para mas maunawaan ninyo kung ano yung proseso na kailangan pagdaanan doon sa mga hinihiling natin na dasal. Kagaya lang din na may patron saint para sa iba-ibang mga gawain or kahilingan. Ganun lang din yung mga party list na nakafocus nga sa isang grupo ng tao sa lipunan. Mula sa una pang panahon ay kasama na nga natin yung mga puting engkanto pero hindi lang kilala ng mga tao. Kaya nga gusto kong ipakilala sa inyo sa direktang karanasan at yan nga ang imbitasyon ko sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng free third eye meditation na tinuturo ko para mabuksan nyo ang inyong mga spiritual na pananaw sa direktang karanasan at makita at makilala nyo nga yung mga puting engkanto na nakakasama natin palagi dito sa landas ng kabanalan papunta sa Diyos Amang makapangyarihan sa langit. Kaya nga nababanggit ko palagi yung pagiging engkantaong misyonaryo kasi kalahating engkanto, kalahating tao na ako sa ngayon at nagmimisyon ako para makauwi ako doon sa kaharian ko bilang isang engkantong hari. So ngayon, engkantao, so nasa gitna pa, nagmimisyon para makauwi doon sa mundo ng mga engkanto. Kaya kailangan natin ng mga puting engkanto kasi sila yung sunod na hakbang
doon sa hagdan papunta sa Diyos. Dadaan muna tayo lahat sa mga puting engkanto bago tayo makarating sa mga anghel at sa Diyos. Nasa sa inyo na kung maniwala kayo sa akin o hindi, pero sinasabi ko lang kung ano ang mga natutunan ko at pwede nyo makita nga ang mga pruweba sa nagagawa ko na hindi nagagawa ng mga ordinaryong tao dahil nga sa paniniwala at pagsunod ko sa landas ng kabanalan. Actually, more of hindi nga paniniwala, more of kaalaman ko na isinagawa at ipinatupad ko sa pamamagitan nga ng pag-iwas sa masama at paggawa sa mabuti para makakuha nga ng mga resulta na halimbawa nakakapagpalabas ng mga perlas ng kapangyarihan mula sa wala at natuturo ko din yan sa mga naniniwala sa akin. Tapos, pwede tayong gumawa ng iba-ibang mga ritual na matutupad yung mga kahilingan ng tao na matanggal yung mga sakit ng spiritual na atake sa kanila o di kaya ay pahiwalayin ang mga kabit para mabuo ulit ang pamilya at mapaamo ang mga tao na mahirap paamuhin, either pangsingil ng utang or para maayos yung pamilya mo kasi matigas yung ulo ng anak mo halimbawa. Lahat yan ay mga ebidensya o pruweba na sinasabi ko nga sa inyo ang totoo kasi meron ako nagagawa na hindi magawa sa ordinaryong tao dahil nga ay sinusunod ko talaga ang kalooban ng Diyos at kasama ko ang lahat ng iba-ibang mga spirito na magawa nga ang mga nagagawa ko ngayon, yung mga santos, mga anghel at mga puting engkanto at iba pang mga kaluluwa at nilalang na hindi ko pa nababanggit dito sa inyo. Sinasabi ko lang sa inyo ito mga kapatid na ang Diyos Amang makapangyarihan pa rin ang pinaka-focus natin dito. Pero alam lang talaga natin yung buong organizational hierarchy, ang lahat ng mga nasa iba-ibang larangan at bahagdan ng ating gobyerno at kasama na ang mga puting engkanto dito. Sana makasali ka pala sa free third eye meditation na tinuturo ko, ipopost ko ang link sa description para sa free gabay sa third eye meditation video course ko. Nandyan din yung PDF, sana ay maklik mo ang post description. Libre ito kapatid, huwag ka na mag-atubili para direkta kang makaranas sa mga sinasabi ko. At kilalanin mo yung mga puting engkanto, yung mga barangay, captain, konsehal natin, kumbaga sa spiritual. Ginagabayan ka na din naman nila, pero hindi mo lang alam. Kaya nga mas maganda, tuklasin mo na din para sa sarili mo. Wala kasi sa Bible ito dahil nga ay summary ang Bible. Hindi kompleto ito sa mga detalye at kailangan nating tuklasin sa pamamagitan ng direktang karanasan. At yan nga ang binibigay ko sa inyo dito, sa pangkalahatang self-improvement, papuntang langit. Click mo na ang post description link. Salamat po at God bless.